Bigyan kita ng maraming idea kung paano mo masosolve yung pong deficiency tax assessment mo. Bigyan kita ng idea para sa preliminary assessment notice. Isa sa mga idea, basic. Pag nakatanggap ka ng letter sa BIR, any letter, including the preliminary assessment notice, response. Immediate response. Huwag ka maghintay ng another day. Immediate response ang gagawin mo. So, ang pag-usapan natin sa araw na ito, mga ka-taxpayer kong mahal, ano ba ang response sa ganitong assessment ng BIR? Yung preliminary assessment notice nga. So, ito po yung preliminary assessment notice ng BIR. Kung sa mga hindi pa ho nakakakita, madali namang tandaan, madaling intindihin, nakasulat na na preliminary assessment notice. Sa araw na to, pag-aaralan natin ay disallowed purchases. 92 million. Ano ang risk niyan? Pag-usapan muna natin ng risk ng disallowed. I-multiply mo lang ito ng 30%. Ang risk niyan, mga bossing ko, is magbabayad ka ng 30 million deficiency, 30 million. 30 million, ganyan po. Hindi ho ito, mali ho yan. Ito ang 30 million deficiency tax. Related ho dyan. Katulad ho ng mga pinag-usapan natin sa iba nating video, ang sinasabi ko ho, lagi merong kayong top priority. So, ang top priority nyo, yung pinakamalaking risk, which is ito hong 92 million. So, sabi dito, para mapag-aralan natin maigi, meron hong Annex A. At yun ho ang basis ng 92 million. So, puntahan ho natin yung Annex A para madali ho nating maintindihan. Ito po yung Annex A. So, hindi ho kayong maliligaw. Nakasulat na Annex A. At hanapin ho natin dito yung undeclared na 92 million. Ayun po, disallowance pala ho. Disallowed due to non-substantiation. Eh, hindi ko ho madi-discuss ito lahat, pero bigyan ko ho kayo ng matindi, mahalaga, importanteng dapat ninyong malaman dahil ito ay idea. Sabi dito, meron disallowed not proper substantiation, not proper. So, ang tanong mo sa sarili mo dyan, sir, ano ba ho yung proper? Ayun, ganun lang kasimple. So, dito makikita mo ngayon, may proper substantiation. Sabi rito, substantiate with. Ano sa substantiate mo? Sufficient evidence. Isa lang yung sufficient evidence. Sufficient evidence, singular, hindi plural, sufficient evidence. So, dalawa yung such as, sabing ganon, official receipt. Tapos, gumamit siya ng or. Or, yan. And adequate record. Ibig sabihin ng or, dun muna tayo sa or, pwedeng substitute ng official receipt ang adequate record. Ilagay nyo sa utak nyo yun, ha? Pwedeng sub... Ano ang substitute? Tatanungin kayo. Eh, wala kang official receipt, sabi nung biro. Or, other adequate record. Sino ang magsasabi na other adequate record? Ano definition ng other adequate record? Maghahanap kayo ngayon nun. So, marami akong suggestion dyan tungkol sa adequate records. At kung gusto ho ninyong ma-mentor ko kayo, matin ho kayo ng aking klase. Okay, maggagawa ho tayo ng klase dyan kapag naka-20 na tayo. Pero kung walang 20, sorry, hindi ho natin tutuloy. Now, so, ang disallowed is ito. Palakihin natin. Direct charge MSF 8 million. Direct charge other 6 million. Mapapansin nyo, may kulay yellow at kulay blue or green sa yung mga mata nyo. So, ang gagawin natin, suportahan ninyo.
Dalawa lang yung pwede nyo pansuporta, other official receipt and other adequate record. Ang problem dito, disallowed na. Ang ginawa nung BIR, the same amount sinubject niya sa, ayan o, parehong amount, sinubject niya sa expanded withholding tax. Ang pag-usapan natin, mga ka-taxpayer kong mahal, yung bang disallowed expense dahil wala kang supporting documents ay subject sa withholding tax. Yun ho yung gusto kong ipaliwanag sa inyo ngayon sa araw na to. So, kung may katabi ka o meron kang gustong ka-usap para sa isyong ito, eh paki-like nyo lang yung aking paki-like, paki-click yung like button at paki-share na rin kung meron ho kayong time sa mga kakilala ho ninyo. Okay? Ang purpose ko ho kung bakit ko kayo pinapaklik ng like button para ho sa tax specialist sa YouTube channel at paklik ng like button sa ka-taxpayer Facebook account, fan page ko ho yun, para ho mas maraming tao tayong matulungan ma-reach out. Yun lang ho. Hindi nyo ako tinutulungan, sir. Tinutulungan ninyo yung mas maraming tao. So, wag ho ninyong ipagkait yung pwede nyong itulong na maliit. Maliit man siya sa inyong mga mata o kaisipan, malaki ho yan sa ibang mga katauhan. Okay? Now, naiwan nating question. Ang question natin, yung bang disallowed na expense? Ito, disallowed expense yan. Bakit? Non-substantiation. E pwede bang isubject sa expanded withholding tax? That's the question na kailangan nating i-answer. Kapag walang resibo yung expense mo, existing or figment of imagination, yun yung dapat mong ilagay sa utak mo at sa puso mo. Pag walang resibo ba, is figment of imagination o actual expense? Kasi ang actual expense, maliwanag na sinasabi dito, kailangan with kasama. Pag sinabing with kasama, official receipt or other adequate record. Walang official receipt. O anong choices susunod? Option mo, other accounting record. Eh, wala din. O di yung expense na yon existing o non-existing? Non-existing, dahil wala kang official receipt, wala kang other adequate record. Disallowed. Subject ba sa expanded withholding tax? Hindi. Kasi nga, figment of imagination, paano mo itatax ang imagination? Oh, ang withholding tax ay tinatax kung mayroong specific vendor or supplier. Hindi nga ma-determine kung sinong vendor to or supplier. Hindi din ma-determine kung anong product to o service na binili. So therefore, yung disallowed, hindi pwedeng masubject sa expanded withholding tax. Eh, di allow mo para magkaroon ng existence, di ba? So, sa mga bago kong video, mga idea para sa preliminary assessment notice, idea para ho sa final decision on disputed assessment, idea para ho sa letter of authority, sa notice of discrepancy, makikita ho nyo yan sa aking tax specialist sa YouTube channel at sa aking ka-taxpayer Facebook account. May mga i-release pa ho akong mga video at alam nyo naman ho, napakadaming topic nitong pinakikita ko ho sa inyo. Ayan, makikita nyo, napakarami yan. Mga tunay na kaso ho yan na nangyari sa tunay na buhay. Ayan, oh. Gusto ko sana i-share sa inyo paano ko ho ito sinosolve at magkaroon kayo ng idea paano nyo isosolve yung sarili ho ninyong deficiency tax. Huwag kalimutang mag-click ng like. Thank you very much. Peace and happiness be with you for life. See you later.